talagang inaabangan ang pagbabalik ng nag-iisang kampyon sa walong dibisyon. Ngayong taon ay maaaring magpasiklab muli kontra sa isang mandirigma ng bagong henerasyon. Kakasapa ba tulad ng ginawa niya laban sa mas batang si Keith Thurman? O magiging hadlang na ba ang edad at kawalan ng aktibidad sa larangan? Yan ang ating pag-uusapan, pero bago yan, isang 1-2 combination muna sa like and subscribe button para lagi kang updated sa mga kaabang-abang na bakbakan. I just think Mikey Garcia is a guy that loves to be challenged. And it was a really good year for Mikey Garcia. He can't handle your speed, son. He also has a case for greatest fighter, pound for pound, who ever lived. Lahat ay sabik ng mapanood ang muling pagsabak ng ating pambansang kamao. Buong mundo ay nag-aabang sa kanyang bawat bigating duelo. Maaaring magpagpagkalawang muna bago harapin ang mga lehitimong kampyon. Susukatin muli ang kakayahan kontra sa isang matibay na contender ng dibisyon. Isa sa pinagpipilian ay ang mas bata at gutom sa karangalan na si Mikey Garcia. Kung maikasaman ay isa na namang tapatan sa pagitan ng boksingerong Pinoy at Mexicano. Isang laban na magbibigay daan upang patunayan na kaya pa niyang makipagsabayan kontra sa mga kampiyon ng kasalukuyan at may pangdadagdag rin sa legasiya na kanyang iniingatan. And when you consider the heights he reached, you're talking about certainly one of the best pound-for-pound fighters of all time. Mikey Garcia was known as one of the best technical fighters in the sport of boxing. No one had ever done it before, ever. This fight is a pure 50-50 fight. Lahat ng boksingero ni Robert Garcia na sumubok kontra sa ating pambato ay nilampaso. Ang nakababatang kapatid ba ang tatapos sa animoy sumpa ng kanyang kampo? O baka madagdag lang din sa listahan ng mga mas batang boksingero na kanyang tinalo? Dahil marami nang nagtangka, ngunit karamihan sa kanila ay nabigo. Tulad ng mga pangalang Jesse Vargas, Adrian Broner, Lucas Matisse, at Keith Thurman ay ang mga mas batang kumalaban ngunit nabigo kontra sa kanyang kadakilaan. Dahil marami nang pinataob at halos ubos na ang mga mandirigmang kanyang kasabayan, ngunit siya ay patuloy pa rin sa pakikipagbuno kahit naabot na ang pinakatuktok ng palakasan. Ang mga pangalang nabanggit ay parte ng isang henerasyon na patuloy pa rin natatabunan dahil sa kanyang kasikatan. Maraming nag-aabang na mapasa kanilang spotlight na mag-aangat sa kanilang pangalan tungo sa katanyagan. Marami dyan ay magtatangka pa lamang dahil tingin nila ay nawala ng dating bagsik ni Pacman. Ngunit butas ng karayom ang susuungin bago nila makuha ang inaasam na karangalan. 40 years old beats Keith Thurman. Sa pagtunog ng kampanilya ay masusukot ang bawat tibay kung kakasana ba sila. Ang mga nakadaupang kamao ni Pacquiao ay biglang nagugulat sa lakas na taglay niya. Maraming nag-aakalang napaglumaan at kinakalawang na ang kanyang mga pyesa. Ngunit matibay pa ang kanyang makina at kargado pa rin ito ng gasolina. Nakakamangha kong iisipin na 7 anyos pa lamang si Mikey nang mag-umpisa bilang professional si Manny. Edad 22 pa lamang ang Mexicano nang maging 8th Division World Champion ang ating pambato. Naging sparring partner rin dati at kanyang ibinahagi ang kanyang mataas na respeto. Pacquiao's were very good sparring sessions. This is very, very quick. Dream match ito para sa kanya, ngunit hindi ito magiging madali tulad ng ginawa ni Pacquiao kontra kay De La Hoya. It's all over. De La Hoya can't answer the bell for the ninth round. An upset. A huge upset. Subalit hindi rin pwedeng isantabi ang mga naabot nito sa larangan. Huwag malitin dahil may angking abilidad sa pakikipaglaban. Naging kampiyon sa 4 na dibisyon sa loob lamang ng 5 taon
hanggang nasungkit ang panglimang pwesto sa pound-for-pound rankings noon. You almost forgot that when he went away, he was on the pound-for-pound list for a number of people. And then when he came back, a number of people said, well, maybe it's too much. Unang nakamit ang kampyonato kontra Orlando Salido sa featherweight division. Pangalawang titulo kontra Roman Martinez sa super featherweight division. Ang pangatlo naman ay kontra Dejan Zlatishanin sa lightweight division. At sa pang-apat na division ay hinarap niya ang isa sa pinaka-kontrobersyal na boksingero na si Adrian Broner. He punched very hard in that fight. Ang pagkakapanalo kontra Broner ang nagbukas kay Garcia tungo sa malalaking oportunidad. Pero bago umakyat ng welterweight ay hinarap niya muna si Sergey Lapinets na nooy kampiyon sa junior welterweight division. Wagi ang Mexicano at nakamit ang ika-apat na titulo sa magkakaibang division. At noong tumapak na si Garcia sa division na kung nasaan siya ngayon, hinarap niya ang pinakamatinding balakid sa kanyang buong karera. High risk at high reward din dahil kung sakaling nanalo ay paniguradong diretso siya sa ikaunang pwesto. Ngunit dinomina lamang ng lehitimong kampiyon ang nooy mas maliit na Mexicano. Dinaan sa teknikalan at ang pagiging dominante sa kanyang mga nakaraang laban ay naglaho. Kaya nabigo sa unang pagkakataon at nadungisan ang iniingatang numero. Unfortunately, things didn't go out, you know, the way we planned. Dahil nais niyang patunayan na kaya niyang makipagsabayan. Kanyang nilabanan si Jesse Vargas para sa isang non-title fight. Wagi kontra sa dating kampiyon na dati ring tinalo ni Pacman noon. Si Vargas lamang ang bukod tanging kumalaban sa kanila. At kung siya ang tatanungin sa magiging laban ng dalawa. Who do you give the edge to in this fight? I would have to say that Manny has an edge just because of his experience. Sasapat na ba ang kanyang bagsik at kakayahan para tumapat sa ating kababayan? O baka mapasama lang din sa listahan ng mga mas batang nagtangka? Ngunit pinulbos lang ni Pacman. Para sa kanya, isa itong malaking karangalan na makalaban ng isang alamat sa larangan. No one ever came close to dreaming about doing that, and then Pacquiao did it. Manalo matalo, panigurado na ang numerong kikitain ay ang pinakamalaki sa lahat ng kanyang laban. So he deserves the chance to make big money in the future. Kung usapang numero, ay narito ang kanilang talaan. Mas maraming laban ang pinagdaanan ni Pacquiao at kaakibat niyan ang malawak na karanasan. May mga talo man, ngunit ang iilan sa mga yan ay nagmula sa mga kontrobersyal na laban. The thing that I'm depressed about right now is the fact that I don't have the three names and a mugshot of each of those officials for the crime that they committed by robbing Manny Pacquiao tonight. Sa tangkad at haba ay di nagkakalayo ang dalawa. Kung agwat ng edad naman ay halos isang dekada. Ngunit hindi yan hadlang dahil kanya pa rin pinatunayan kontra sa mga mas batang nakalaban. Atin na rin nasaksihan ang kanyang kakayahan kontra sa iba't ibang klase ng kalaban. Mapahigante, agresibo sa laban, malakas sa opensa, may impresibong depensa o malupit sa teknikalan. You name it, talagang walang inuurungan. Crazy! I mean, what a man! Finish him! Kung usapang achievements naman, ay alam na natin kung sino ang mas matimbang. Kukulangin ng isang pahina kung ililista ang lahat ng tinamasang karangalan. Ang kabuoang parangal na nasungkit ni Garcia ay di man lang nangalahati kumpara sa kanyang nakamtan. Wala nang dapat pag-usapan dahil posibleng hindi na maabot ng kahit sino ang tugatog na nagawa niya sa kasaysayan. Kaya pwede niyang ipangalandakan o isumite ang kanyang resume bilang isang greatest of all time. Whether you think he'd win it or lose it, he has a case. He could submit his resume and say, I want consideration as the best fighter who's ever lived. Kung usapang taktika naman, ay isa itong tapatan sa pagitan ng isang counterpuncher at isang agresibo. Isang pamilyar na bakbakan na una nating nasaksihan, higit dekada na ang nakalipas sa pagitan ng dalawang mandirigmang Pilipino at Mexicano. There was an amazing piece of footwork by Pacquiao who moved to three or four different places while Marquez was standing still. Asahang magiging dikdikan na parehong magpapaulan ng mga kombinasyong
pangmalakasan. Oh, nice right uppercut, left-handed, and Mikey Garcia has become a three-division! Kung maganap man ang laban, siguradong sulit ang ating pag-abang. Dahil tiyak isa itong umatikabong pasik laban. I'm excited to be back. As soon as we can get back, I don't need an 0-2-0 fight. I'm ready to go. Si Pacquiao ang tipong sumusugod na may dalang kombinasyon sa iba't ibang angulo. Mahirap basahin dahil na rin sa bilis ng kanyang kamao at may footwork na impresibo. Subok na sa kahit anong duelo at iba't ibang estilo na rin ang kanyang nilampaso. Marami nang nakasaksi kung paano niya talunin ang lahat ng nagtangka sa kanyang trono. Si Garcia naman ang tipong iko-corner ka sa gilid at mag-aabang ng isang bigating suntok. He hits him, drops him, and probably a knockout of the year type candidate fight. Isa ring technical fighter na mataas ang accuracy rate ng bawat bitaw at pasabog. Ang kanyang opensa at depensa ay masasabing balanse at lagi rin itong sumusugod. May bigat rin ang bawat suntok, kaya marami nang pinatulog nang walang kumot. Guess what? In this year, he stamped himself as an exciting fighter. Kung sino man ang magwagi, ay may mga solidong kampiyon pa na nag-aabang lang. The best fight that can be made in boxing, period. May dalawang naghahari-harian na parehong nasa kalagitnaan ng kanilang kalakasan. Crawford Spence looks to be now what Canelo Triple G was a couple years ago. Talagang kaabang-abang ang mga bigating tapatan at umaatikabo ang bawat pasik laban. Dahil maaaring isa sa kanila ay magagantimpala ang makasagupa bilang kanyang kahuli-hulihang laban. Ngayong taon ay inaasahang matutuldukan ang lahat ng mga katanungan. Magbabago na ba ang ihip ng hangin o patuloy pa rin niyang tatabunan ang mga bagong pangalan? Panahon na ba para bumaba sa trono at ipaubaya sa mga nag-aasam ng karangalan? O baka muli niyang lalakbayin ang landas tungo sa tugatog ng kadakilaan? Kaya siguraduhing markahan ang inyong mga kalendaryo upang di makaligtaan. Tiyak isa na namang nakakapanindig balahibo ang ating masasaksihan. Iba't ibang estilo, henerasyon, kartada o bansang pinagmulan ay wala siyang inatrasan. At kahit anuman ang kahihinatnan, walang duda na ang pangalan niya ay nakaukit na sa kasaysayan ng larong palakasan. When you talk about pound for pound, if a fighter moves up out of his natural weight class and can still compete with the best who ever did it, what does that mean about the quality of that fighter's prime? Because when you have that argument, are you talking about who accomplished the most or what heights did they reach? What peak did they reach? I mean, when you think about what Pacquiao did from flyweight to 154 pounds, from a teenager till 40 years old,